Hi po, mga kayamyam! Kumusta na po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan kahit po nasa quarantine po tayo. Medyo po masalimuot ang quarantine. Still po, mabuti pong Diyos. Tayo po ay patuloy po niyang iingatan kung tayo po ay patuloy na mananalangin. And speaking of quarantine, kailangan tayo po tayong mag-ingat ng mga kayanyan dahil nga po napakahirap po ng pandemic na ito. Hindi po natin ito nakikita. Invisible killer nga po ang tawag sa kanya. Kaya po hindi natin alam kung sino yung infected. Kahit po hindi tayo naglalabas, but still hindi pwedeng hindi tayo mamimili ng ating mga pagkain, mga necessity po sa bahay. Kaya po medyo po nakakatakot eh. Kaya po nag-research po ako para po sa kaligtasan po ng ating mga ng ating pong family. Paano po tayo magiging safe sa virus nito? Akala po natin, hindi naman ako lalabas, hindi ako pupunta sa mga maraming tao, nag-iingat ako, but then po, ang dami pong mga kasong ganyan, hindi po nila alam kung paano po nila na-acquire yung pong virus. So, nag-research nga po ako about sa virus na ito na pag namimili po tayo ng ating pong mga pagkain eh, talaga pong hinahawakan po ng kahit sino. Yung pong mga gulay, mga prutas, hinahawakan po ng kahit sino yan. Mga plastic, pang babalot, hahawakan po ng kung sino yan. Kaya po, medyo po nakakatakot talaga. Kaya po, research po ako na nakakatakot po ako. Nakakatakot po, hala. Alam po ba ninyo kung ano po ang saan po kumakapit yung mga virus? Yung pong na-research ko, narito po ang mga possible things na pwedeng kapitan po ng virus na to. Number one po, sa ating pong mga damit. Yan. Pag po lumabas po tayo, mamamalengke, siyempre po, yung damit po natin, exposed sa labas. Alam po ba ninyo kung ilang oras, minuto, nakakapit po yung virus sa ating po mga damit? 2 days. Ano nyo po? Di po natin alam na meron pong virus yung ating pong damit na sinuot. 2 days po yung virus doon. And then sa papel o sa pera, kumakapit po yung virus ng 4 days. Ano nyo po mga kayamyam? Hinahawakan po natin yung pera at kung sino-sino pong hahawak nito. At hindi lang po yun. Sa mga barya po, sa mga stainless, sa mga plastic na pinambabalot po, ito po ay nagtatagal ng 7 days. Ano po? Po, di po ba? 7 araw po na nasa plastic ng ating pong pinagbalutan sa mga pinamili natin na hindi po natin alam na ipapasok na po sa ating bahay. Kaya po, nag-research po talaga ako para po sa ating family. Kaya po, nag-research na naman po ako kung paano po ito maiiwasan right at our doorstep. I-research ko po yan. Kaya po, isi-share ko po sa inyo mga kayamyan. Gusto ko po, ang bawat magulang na katulad ko ay maging ligtas po kung ano po yung nasa kanilang mga bahay. Sana po, maibigan po ninyo ang aming pong tips na gagawin po para sa araw po ito. Una po, pagdating natin galing sa pamimili, pagpasok po natin sa ating mga
gate. Yun po. Right there. Ilagay natin sa isang tabi po yung ating mga pinamili. At huwag ipapasok po sa loob. No. Pagkatapos po, ilagay po natin ito sa ating gate. Kunin po natin yung ating isang tabong tubig. Lagyan po natin ng isang ng may sabon at saka po chlorine. Yung pagpiso lang po yun sa tindahan. So, napakamura lang po. Ihalo po natin yung sa tubig. Yun po, pagpasok po natin ganun, sabunin na po natin yung ating mga paa at yung ating mga tsinelas na may sabon at chlorine. Gaya po nito, panoorin po ninyo. Papaano po. Okay, yun po yung una. And then, next po, ang ating pong mga gulay, prutas, mga ibang mahawak po yung mga yan. Kaya kailangan po masanitize din po ang mga yun. Ito po yung solution. Sa isa pong planggana, maglagay po tayo ng tubig. At magbuhos po tayo ng 1 cup of vinegar. White vinegar. Yan po, murang-mura lang po yan. Yan yan. Ihalo po natin ito sa planggana as pambabad po sa mga gulay. Bago po natin ibabad, ilagay po natin yung ating mga gulay, prutas, dun po sa planggana ng overrunning water. Hugasan po natin. Tapos po ilagay po natin at ibabad dun po sa ating solution na may vinegar na tubig. Ganun po yun. Panoorin po natin ito. Okay, next, ito na po yung pang number 3. Yung pong mga hot dogs, yung pong may naka-plastic po, yung tocino, mga nuggets, mga hot dog, mga french fries, ganun po, yung naka-plastic po siya. Bago po natin ilagay sa ating mga ref, mga freezer para po stock natin, kailangan po punasan po muna natin yung mga plastic po nila ng tubig na may suka. Yun po. Sa basahan po, ilagay po natin. Tapos po, punasan po natin before po natin lagay sa freezer. Panoorin po natin. We'll be right back.
po, yung pang pang-apat. Ano po yung pang-apat? Yung pong mga karne, binibili po natin yung manok, mga baboy, na ipa-plastic po nila. So, yung pong mga yun, ang gagawin po natin, alisin po natin sa pagkaka-plastic niya. Pakahugas po natin sa isang langgana. Pakahugas po natin yung mga karneng pinamili natin. At palitan po natin yung plastic. Huwag po ninyong gagamitin ulit yung plastic niya. Ipapalitan niyo po ng ibang plastic. Ganito po siya. At ngayon po, yung pinaka-last, since po, yung po mga pinamili po natin, inalis na po natin dun sa mga plastic. Anong gagawin natin dun sa mga plastic? Kung sakasakali man po, meron po yung mga viruses. Yung iba po, tinatapo nila sa basurahan. So, meron pa rin po solusyon dun. Sayang naman po eh, pwede pong gamitin na paglagyan ng basura. So, ang gagawin po natin sa isang planggana, kuha po tayo ng isang chlorine po na yung tagpiso din po. Ihalo po natin dun sa palanggana at tapos po, lagay po natin yung mga plastic na yung doon. Ibabad po natin para po masanitize siya, mawala po yung mga nakapit po mga virus po doon sa plastic na yun. So, ganun po yung gawin po natin sa mga plastic katulad po nito. Po, nakapagbihis na po ako. Importante po mga kaani, after po mag-sanitize ng mga pinamili, ay kailangan po natin magpalit ng damit! So, ganun po mga kayanyam, ang atin pong gagawin sa ating mga pinamili para po maging safe po na hindi na po natin maipasok sa loob po ng ating bahay ang ano man po mga kumapit na mga virus o bacteria po dito po sa mga napakarami pong mga humawa. So, medyo po matrabaho, nakakapagod, kasi po mamamalingki ka, tapos lilinisin mo, sasanitize mo. Pero, okay lang po, kasi po para naman po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, lalo-lalo na po natin mga kasama sa bahay. Anything po na galing po sa labas, kailangan po i-sanitize natin, lalong-lalo na po yung mga damit po natin,
pagkatapos po natin mag-sanitize doon po sa ating mga pinamili, yung po ating mga damit na sinuot, huwag po tayong didikit muna sa mga kasama po natin sa bahay, kasi po might be na meron pong nakapit na virus po, hindi po natin alam. So maging careful po tayo sa lahat ng bagay, kaya po mag-ingat po ang bawat isa na hindi po birong magkasakit mga kayanan. Grabe po, kung napapanood po natin sa mga video po, kung ano po mga nangyayari sa mga kakaroon po ng COVID-19 po, hindi po biro. Hindi lang po yung sakit, kundi po yung gastos mismo. Napakalaki po. Kaya po, tayo na mismo ang siyang mag-ingat po. Yun po ay para po sa ating lahat. So, yun po mga kayanyam. Hanggang dito na lamang po. Sana po nakatulong po. Pati na po yung mga groceries po natin. Gawin po natin yung pagpupunas ng solution po na tinuro ko po sa inyo. So, hanggang dito na lamang po. Sa susunod pa po, marami pa pong video na gagawin po namin para sa inyo. Kaya po, keep safe. Lagi po tayo mag-pray. Ang Panginoon po ay napakabuti. Hindi po niya tayo pababayaan. At alam po natin na matatapos din po ang lahat na ito sa tulong po ng ating Panginoon. Okay po? Kaya po, don't forget to like, share, and subscribe po sa ating channel. Yan na lamang po. God bless everyone. Bye! Bye everyone!